Ba't ka nga pala na-late kanina? Si Cynthia kasi gusto sumama eh. Ba't di mo sinama? Huwag na. Ayaw kasi malaman niya na magkasama tayo eh. Dahil? Alam mo na, komplikado. Well, seloso pa rin ba siya? Ngayon na lang ulit. Bakit? Eh, kasi nandito kami ulit sa Pilipinas. Well, maybe she's bored. Sana nga. Sana yun lang. Bakit? Sekretary ako. Si Cynthia nasa opisina. Mag-scandal yun. Kailangan ko nang bumalik. Waiter! Sorry ah. It's okay. Hindi ba mahirap magtrabaho habang nag-aaral? Sana yan lang, bro. Pero alam naman namin na kayang-kaya mo. Oo, pare. At nandito kami para sa pag-aaral mo. Diba, pare? Salamat. Teka. Itanong kaya natin kay boss. Oo, tulungan niya. O, tama. Hi, Miguel. Sino namatay? Wala. Bakit? Ba't nakapangluksa ka? Hindi mo ba gusto yung conservative look ko? Hindi naman conservative tawag dyan eh. Eh, ano? Losyang. Bahala ka sa buhay mo. Oh, saan ka pupunta? Tama ka nga. May kailangan akong puntahan na patay. Oh, kanino? Sa'yo. Sorry ah, ganyan. Nakatshirt tuloy yung lunch natin. Nakakatawa, no? Wala naman tayong ginagawa masama, pero natatago tayo. Sorry ah. Nadamay ka pa tuloy. Alam mo, dapat mag-isipin tayo ng napakagandang script. Kasi syempre magtataka sila kung bakit late ka na from lunch. Pabalik na daw po. Bakit tataga? Saan ba bang gagaling? Sa Baguio? Eh, bakit hindi niyo po kasi subukan tawagan? Sa palagay mo ba? Kung sinasagot niya yung tawag ko, pepestihin kita dito, ha? Eh, ma'am, pabalik na nga raw po eh. Gugulo niyo kausap! Hi, sir. Good afternoon, sir. Tango lang asawa ka. Sir, wala po siya. Saan siya? Umalis po. Tingnan lang siya sa opisina niya. Sige po. Ate! Ano ka ba, Moody? Anong ginagawa mo dyan? Nasaan po si Miguel? Wala. Nasa school pa. Pasok ako, ah. Sige. Alam mo, Moody? Po. Napapansin ko, napapadalas ang dalaw mo dito. Wala ka bang ginagawa sa inyo? Hapon naman po, siesta time eh. Aba, hindi matulog ka. Ay naku, ayoko po matulog. Natatakot ako. Baka magdire-diretso, hindi na ako magising bukas na. Saka sayang ang oras pa natutulog. Walang nangyayari. Masayang ang oras sa pagchichismis. Bakit? Ano ba tingin niyo sa akin? Chismosa. Ang bilis. Ang bilis na pagkakasagot mo. Walang kagatol-gatol pagkakasabi mo chismosa ako. Alam mo, Moody, hindi kaya dahil nadadalas ang dala mo dito. Kasi nilalakad yung alaga mo sa alaga ko. Ako? Mm-hmm. Naglalaka? Mm. Hindi ko gagawin yun! Di ba? Diyos naman, si ate naman. Ang galing. Pang best actress yung acting mo, ha? Ako? Hindi lang kilala ko yung acting niyan. O ano? Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung tsura mo? Napagod lang po. Pagod ka? O sige, ayusin ko lang yung mga lulutuin ko. Bago ka magpahinga, iligpit mo yung hose, ha? Sige po. Maite! Kita mo ba si Vanessa kanina? Ha? Ganda, no? Ako nag-ayos nun. Ibala. Eh, nagalit yata sa akin. Bakit? Biniro ko kasi. Magkano ang baon mo sa isang araw? 100. 10% nun ay? 10 piso. Okay.
payag ka bang ibigay sa akin ng 10% nun? Kapalit na pagtuturo ko sa'yo ng tamang panliligaw at pagdiskarte, tuturuan kita. Sigurado ako pagkatapos mo mag-lesson sa akin ay magiging playboy at gigolo ka na, di ba? Ay, naku, sigurado ako. Di ba? Mapapasugot mo si Vanessa ng ganun-ganun lang. 10% sa isang linggo. Magkano yan? 50. Ang talino mo! Isa kang torteng matalino! Nang dahil dyan, tutuloy natin ito, okay? 50 pesos, yan ang utang mo sa akin, okay? Ha? Sa free time, okay? Okay. Maga naman traffic nito. Sa Pilipinas ka, remember? Alam mo, siguro talagang mahal na mahal mo yung Cynthia na yun. Bakit? Ayaw mo siya mag-worry. Ayaw mo siya mag-alala o mag-ipay. May iiwas lang sa issue. Naman di mo kilala yun. Ay nako, kung yung pagkakakilala ko sa kanya ang pagiging basihan natin, alam mo mabuti pa, sasuggest ko lang ito sa'yo, paliparin mo na itong kotseng to. Ikaw talaga. Ano kaya naging buhay ko kayo kung naging isawa ko? Meron. Sasagutin ko yun. Parehong magiging tahimik ang buhay natin. Nakala ko ba fear mo noon? Hindi magiging tahimik ang buhay natin kung papapatuloy natin ang pagmamahalan natin. Kaya nga, meron na usong salitang maling akala. Melanie. Okay, don't even entertain the thought. Sinasabi. Hoy, sabihin mo sa sir mo, hindi na ako makakapag-antay at umalis na ako. Humanda siya ka mo. Eh, mama, anong paghahandaan niya? Yung galit ko. Hello? Hello, ma'am. Si Sir Ronald po, nandito sa opisina niyo. Ano? Ano ba ginagawa niya dyan? Dinadalaw daw po kayo. Naman, sa lahat ng araw. Ma'am, ano pong sasabihin ko? Pakisabi mo na lang sa kanya na ano, matatagalan tao sa meeting ko. Sige ho. Thank you talaga. Si Ronald sa opisina. And nandun din si Cynthia. Sir, sabi po ni ma'am, medyo matatagalan daw po siya sa meeting niya. Huwag niyo na daw po siyang hintayin. Ganun ba? Miss, excuse me. Have we met? I don't think so. You look really familiar, Cynthia. Nandun ka nung living ni Ariston Borromeo, right? Of course, he's my father-in-law. Asawa mo si Noel? Oo, sino ka? Ako ang asawa ni Melanie. Ano ginagawa mo dito? Dito sa building na to, nagtatrabaho ang asawa ko. Dinadalaw ko siya. Dito na nagtatrabaho ang asawa ko. Magkatrabaho ang mga asawa natin. Dito sa building na to, nagtatrabaho ang asawa ko. Dinadalaw ko siya. Dito na nagtatrabaho ang asawa ko. Magkatrabaho ang mga asawa natin. Sandali!
Sino tinatawa-tawa mo dyan? Para tayong mga sira-ulong pinagloloko ng mga asawa natin. Baka yung asawa mo, niloloko ka, pero hindi ang asawa ko. Kung ganun ka talaga ka-confident sa asawa mo, ano pang ginagawa mo dito? Bakit hindi mo nalang hintayin mo yung faithful husband? Ano? Nagdududa ka rin, ano? Kung totoo ang faithful talaga ang husband mo, bakit hindi niya sinabi sa'yo magkasama sila sa opisina ng asawa mo? Anong ulit ang pangalan mo? Ronald. Ronald Cynthia. Gusto ko lang na malaman mo, magaling ka manggato. Wala nung gagawin natin. Wala naman tayong ginagawa masama, ah. Oo nga, pero yung pag nalaman nila na magkasama tayo, para sa kanila masama na yun. Lalo pag nalaman nila na magkatrabaho tayo, gulo yun. Ganito na lang. Teka, ganito ang plano. Ibaba mo na lang ako doon, tapos magta-taxi ako, dumiretso ko na sa opisina ko rin. Ano ka ba? Ikaw lang magmaneho nito pupunta sa opisina, magta-taxi na lang ako. Eh, mag-iisip yun kung bakit nag-taxi ka bigla. No. Bakit naman kasi, hindi ba tayo pwede magkasama as friends or siblings, di ba? Kung sana hindi sina Ronald at Cynthia ang mga naging asawa natin. Salamat, ha? Salamat saan? Sa pagsama sa akin sa simbahan. Importante kasi sa akin yun, eh. Kahit nasa probinsya pa ako, gawain ko na yun. Ako nga dapat magpasalamat sa iyo, eh. Bakit ka magpapasalamat? Eh, pinagpawisin ka nga sa pagsasalak ng lugaw. Jesus! Alam mo, kung hindi naman dahil sa'yo, malamang hindi ko mararanasan yun. Tsaka alam mo, narealize ko kung gano'ng kaswerte kung ikukumpara ako sa si Childe na walang makain. Vanessa, pumasok ka na. Yes, Dad. Miguel, magandang hapon po. Kung makahawa ka sa kamay ng anak ko, eh, para bang may binabala kang hindi maganda. Huwag na huwag kong mababalitaan na nagtatangka ka ng kahit ano. Naiintindihan mo ba ako, Miguel? Opo. Good. Bakit ka dito sa likod nagdaan? May iniiwasan ka sa harapan, ha? Galing. Nasaan si Melanie? Bakit pagkasama kayo, saan kayo nagpunta? Cynthia, huwag ka mag-iskandalo dito. Nasaan si Melanie? Nasaan ang asawa ko? Paano ka nakasiguro kasama ko si Melanie? Dahil magkasama kayo. Cynthia, hindi kami magkasama ni Melanie. Paano ka nakakasiguro na this time hindi ka nagsisinungaling sa akin, ha, Noel? Eh, nagsinungaling ka na nga sa akin dati, ba't hindi mo sinasabi sa akin na magkatrabaho na pala kayo? Cynthia! Sasabihin ko sa'yo, chimechempo lang ako. Ang sabihin mo, may ginagawa kayong milagro. Siguro may nangyayari na sa inyo, no? Umamin ka na, Noel! Umamin ka na! Pagpuli ka nga dito! Asa na yung babae niyan, ha? Umamin na tayo kapag isa. Nakagbuhin ka rin! Nalas nala siya! Bakit pinaprotektahan mo ba yun, ha? Sige, mauna na kami. Pabuta pa kami library, eh. Sige, ako din aalis. Sandali, teka lang. Coffee. Ayoko. Baka hindi ako makatulog. Oo, sige. Ito, donuts na lang. Ayoko rin. Masyadong matamis. Baka tumaba ako. Ay, ito naman. Siguro kung si Miguel ang nagbibigay nito, nakakandara pa ka para kuhanin yan. Siguro. E di ibig sabihin, ako nga ang ayaw mo. Anton, masakisa ka talaga at gustong-gusto mong nasasaktan.
Eh, bakit ba kasi ayaw mo ko bigyan ng chance? Kung ibalik ko kaya sa iyo yung tanong mo, kung ako yung nakita mong may kasamang lalaki sa kwarto, mapapatawad mo ba ako? Hi, Miguel! Hey, Miguel, teka lang, wait for me. Miguel! All the pages, napirmahan niyo na? Yes, sir. Napirmahan. Lisa, give me your pen. Thank you, sir. See ya. Dad? Dad, pwede ba kita makausap? Lisa, I'll see you in the office. What are you doing here? Bumalik na pala si Noel sa kumpanya. Bakit wala nagsabi sa akin? Bakit ako ang dapat magsabi sa'yo? Di ba dapat asawa mo yun? Sandali, Dad, bakit niya siya tinanggap ulit? Because your wife recommended him. Besides, he's an asset to this company. But my marriage is at stake here! Don't you understand that? Lower your voice. And don't you ever yell at me in front of my employees. Ever! Di ba lalaki ka? Huwag kang tahol ng tahol. So, hituin mo yung asawa mo. Huwag ako. Ronald, I'm sorry. It's my fault. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa'yo kasi ayoko lang na mag-isip ka ng masama eh. Ronald, please, oh. Baby, sa palagay mo ba mag-iisip ka ng masama ngayon alam kong magkasama na kayo? Mula pagkabatas, alam ang lalaking minahal mo at ginawa mo ang lahat para magkatuluyan kayo. Takot ka lang sa sumbat ng konsensya mo. At ang pagmamahalan niyo na walang naging dahilan ng kamatay ng mga magulang mo. Kinasal ka sa akin. Kinasal siya kay Cynthia. Pero hindi niya kami mahal. Ginawa niyo lang yan para takasan ang anino na mo inyong kasalanan. Ngayon, sabihin mo sa akin, Melanie. Dapat lang maniwala ako sa'yo. Okay na okay po. Ang daming ang bakante sa hapon, kaya nag-apply ako sa coffee shop. Part-time. Oo. Oh. Naku, yung bata niya, pinagsabihan ko. Sabi ko sa kanya, baka mamaya makasama sa pag-aaral niya. Pero sabi niya, kaya naman daw niya. Yeah, yan naman. Okay lang yun. Oo, ginawa ko rin yun. Nasa Australia ako eh. Noel, ako naman na may kukumustahin sa'yo. Kamusta na kayo ni Melanie? Diba, Cynthia, nasa harap tayo ng kainan. Tsaka may ibang tao. Bakit? Nahihiya ka? Ginawa mo, di ba? Pangatawanan mo? Wala kaming ginagawa masama ni Melanie. Magkatrabaho lang kami. Miguel, yung pagkain mo. Ito mo na sa laptopusin. Bilisan mo. Sa palagay mo, paniniwalaan ko yun, ha, Noel? May pakiramdam ako. And I won't stop until you two stop what you're doing. Hindi pakiramdam yan. Paranoia. Huwag ka mag-isa mo. Andiyan pa ba yung bruha? Naku. Kung alam ko lang nasisiraan niya ang gabi ni Kuya Noel mo, sana yung pagkain na binigay ko sa kanya, nilagyan ko ng pampatulog. Si Kuya Noel naman kasi, pipili na lang ng babae yung may tama pa sa utak. Nagsasalita. Eh bakit? Anong akala mo sa banesang yan? Hindi ko pa naman siya nililigawan. Hindi pa. May bala ka? Hoy, Miguel. Tama na isang sinsya sa pamilya natin, ha? Opo.
Yeah. We'll make sure na magiging napakaganda ng company na gagawin ng klase. Pwede ko mahinig ka nga dyan eh, ma'am! Huwag po pumilit ko siyang pumasok eh. Sinabi ko kung busy kayo eh. Pagpasensyahan mo na yan. Maliit lang talaga ang utak niya, kaya hindi siya nakakaintindi. Anong kailangan mo? Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako magtatagal eh. Gusto ko lang makita ng personal kung anong itsura ng kabit